kaibigan, sa loob lamang ng ilang sandali ay maririnig na po ninyo ang palatuntunan ng Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Light. Sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Muli na naman pong nagpupugay sa himpapawid ang palatuntunang may dala ng buhay, nagpapahaba ng buhay at nangangalaga ng ating kalusugan. Ito ang palatuntunang pinamagatang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lucky. Isang alaala hindi ko makakalimutan. Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lucky. Ang natatangi, ang nag-iisa at walang katulad na palatuntunan sa himpapawid na nagtatanghal ng pinakadakilang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng mga kagalingan ng lahat ng uri ng inyong mga karamdaman, ng mga biyaya at mga pagpapala, lakas at kapangyarihan at kaligtasang ibinibigay sa lahat ng mga taong gumagamit ng banal na langis ng buhay. Ang nag-iisang nakatayong mandirigma ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, magpahanggang sa mga oras na ito, laban sa lahat ng uri ng mga karamdaman ng tao na bigay ni Satanas. Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lucky. Kanya saan man po kayo naroroon ngayon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, halina po kayong lahat, sama-sama ninyong pakinggan ang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lucky. Ang pag-ibig niya kailanman hindi magpabago.
inuun ko. Sa araw-araw, paglilingkuran ko siya habang ako'y nabubuhay. Alaala, alaala, buhay na alaala. Sa kamatayan, Jesucristo, samantalang ako'y natiwalag, kanya ko natagpuan. Alaala ito na hindi ko simula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon sa Kristo na aming Diyos na siya ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landa. Amang Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na ang langit na mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng mga bagay na bumaba dito sa sanlibutan na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na si Jesucristo. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ka ng mga Panginoon. May-ari ka naming buhay at ikaw ang aming ampunan at kaligtasan na maliban sa iyo'y wala ng ibang Diyos. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Iba yung lakas at mabuting pangatawan na iyong ibinigay sa amin hanggang sa mga oras pong ito. Iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng uring kapahamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masamang tao, lalo na sa mga taong nagagalit sa amin at higit sa mga taong lumapastangan at hindi kumikilala sa iyong pinakamanal na pangalan. Pagpahabain mo po sana, O Diyos, ang aming buhay. At bigyan mo po kami ng tapang at sigla sa pagpapakilala sa iyong pinakabanal na pangalan sa lahat na maginapal, na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at sa lahat na mga bagay na ang Panginoon Jesucristo, sapagat maliban sa iyo ay wala na ibang Diyos, pagkat ikaw ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iligtas mo po sana, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga magulang, at paratingin mo po sila sa isang pagkakataon na makikilala kanila na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makaparihan sa lahat, upang kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig hanggang sa iyong paghatol sa mabuti at masasama, upang kami ay makarating sa buhay na walang hanggan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming kaligtasan at ampunan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming lakas at karunungan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang pagalingin ang lahat na nakakakilabot na karamdaman sa buhay ng tao. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang wasakin, tunawin at durugin ang nagwawakas na masamang kapangyarihan ng Diablo dito sa libutan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo.
Ikaw ang kasagutan ng aming pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga ginagawa na nasasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Mugtong at buhay na Diyos na magpahirihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming kanlungan at kaligayahan. Mugtong at buhay na Diyos na magpahirihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming Diyos sapagkat ikaw ang aming buhay. Sa pamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan o Diyos, kami po ay umaasa at naniniwala na ikaw ay suma sa amin sa lahat ng mga sakuna o kapahamakan at kahirapan. Kami ay palaging umaasa sa iyo, kaya tulungan niyo po kami o Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon Jesucristo na aming Diyos, bugtong at buhay na aming tagapag-ingat. Hindi na kami mga ilangan pa ng ibang Diyos, sapagkat ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Jesucristo na aming pinakamamahal, na walang simula at wala ding wakas. Amen. Paminsan-minsan, hindi ko alam na may mga dako na hindi ko kaya marating. Ngunit nakiti ako, nakasama ko si Chris. Bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos sa aking puso. Si Yesu Cristo na aking Diyos na mga Diyos sa aking buhay. Si ang aking Diyos na mga Diyos na nagtatanglaw ng aking lahat. Thank you.
kahit saan sa daigdig, walang ibang pinakadakilang tagapagligtas. Si Jesucristo na siya ang ilaw ng daigdig ng kadiliman. Kalasa siya sa ating buhay, pagkat siya ang mayari ng lahat. Hindi at hindi mapapantayan kahit kailan sa ating buhay. Siya ang tunay nag-iisang Ama sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang bukong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, walang katulad, pagkat siya ang mayari ng ating buhay. Kaya maligaya na ako, pagkat si Jesucristo ang ating guro, nasa akin ay nagmamahal. Nagpakamatay siya sa krus upang maligtas ko. Nati siya sa hati ng mga sugat niya upang mapatawad niya ako. Kaya paglilingkuran ko siya habang ako'y nabubuhay. Siyang tunay nag-iisang Ama sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang bukong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, na walang katulad, pagkat siya ang mayari ng ating buhay. Lagi akong nangangarap sa kaharian Kristo. Nawalang katapusan ang kadakilaan niya sa puso ko at damdamin. Hangarin ko na makasama ko si Jesus. Pagkat siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang tunay nag-iisang Ama sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang bukong at buhay na Diyos ng mga Diyos,
Arson. Ibig sabihin, manununom. Arson. Aison. Aay. Son. Sorry. Aison. Sorry, sorry. Nena. Aison. Aison. Yung, taga saan po kayo? Taga Caloocan po. Dito po kami sa Rebus. Taga Caloocan? Opo. Saan sa Caloocan? Tala po. Sa? Tala. Ah, sa Tala? Opo. Sister Nena. Ano po ang masasabi ninyo? Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa Diyos. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil po sa power password, tsaka power item puti, at tsaka
sa banalang langis ng buhay at sa power password, power ID puti, at banal na langis ng buhay. At saka banal na tubig. At saka banal na tubig. Apo? Opo. Power password, power ID, banal na langis ng buhay, opo. Saka banal. At saka banal na tubig. Opo. Ano po nagawa ng mga ito? Kasi po, yung alaga ko po, may... Nagpalis po kasi minang kapatid. May alaga kayo? Opo, yun po, baby po, yung pinatapik ko po sa'yo. Alin, alin yan? Ayun po. Ah, baby? Opo. Yan ang alaga mo? Opo. Eh, kaano, ano mo yan? Ah, apo po sa tuhod. Ah, apo sa tuhod? Opo. Ibig sabihin, pag, kung mag-aanak yan, kung halimbawa, lalaki yan. Hindi, nag-aaral lang tayo, trivia ito eh. Kasi apo niya sa tuhod yan. Ibig sabihin, anak ng apo niya. Hindi po, ano? Ay, hindi. Ano po? Apo sa tuhod eh. Apo ng ate ko, pamangkin ko sa apo pala. Oo nga. Okay. Ibig sabihin ganito, apo ng ate mo opo. Sa pamangkin niya. Hindi, anak niya. Sa anak niya. Apo ng ate mo. Sa anak niya. Sa anak niya. Hindi apo sa tuhod. Apo mo lang, apo mo lang. Apo ko lang. Apo mo lang, oo. Apo ng pamangkin ko. Ha? Apo ng pamangkin mo. Apo ng pamangkin mo. Opo. Ay, sa tuhod nga yan. Opo. Oo. At kung lalagyan, magkaka-boyfriend at magkaka-asawa at magkaka-anak, apo sa talampakan. Ano? Tama ka, ano? Eh, yung trivia eh. Dapat alam natin yun eh. At kung yung apo sa talampakan ay lalaki, magkaka-boyfriend, magkaka-anak, apo sa chinelas. Hindi ko na, alam, mahirap na malaman kung anong tawag doon. Sister, nena, ano pong masasabi ninyo? Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil po sa banal na langis ng buhay, power password, tsaka power ID, banal na tubig. At bakit ano ang nagawa ko? Kasi po, yung kapatid ko po, sinama niya ako dahil nagkaroon siya ng problema dun sa purpose niyang ID na wala. At saka yung ano... Yung ID ng purpose na wala? Oo. Kasi ninakaw po yung bag niya eh. Oo. Ay, so, pati yung kanyang ATM po na wala din. Tapos isinama ka saan? Doon po sa ano, kasi inayos namin para ma-i-block yun. Iliwanagin mo, hindi pwede yung doon sa ano. So, opisina po ng DSWD po. Ayun, sa opisina ng DSWD. Opo. Pagdating doon? Eh, ano po, iniwan ko yung alaga ko sa kanila, doon sa nanay. Oo. Eh, bigla na lang daw po nilagnat. Yung bata? Opo, ang taas ng lagnat kasi nanginginig. Oo. Eh, basta mataas na mataas ang lagnat. Opo, mga 40 po. Kasi nung dumating na ako, dinala ko yung thermometer. Yun oo, po. Oo. 40 na po yung lagnat niya. Ay, grabe. Ay, lampas na. Buti hindi tumiri ka matanong. Nanginig nga daw po yung bata, natakot yung nanay. Ngayon? Kinuha ko na po. Dinala ko na sa bahay. Kinuha mo? Opo. Kahit nilalagnat, kinuha mo? Kinuha ko na po. Inuwi mo. Opo, sa akin ko po yung nakatira eh. Sa akin nakatira yung bata. Sa tala, oo. O, dun sa bahay ko. O, ngayon? Ngayon po, sabi ko, halika, sabi ko, dun lang yan sa bahay, sabi ko, magdasal tayo, sabi ko. Dinala ko yung nanay niya, nagdasal kami, lumud kami, tapos, pinasa ko yung power password, tsaka yung power ID, tapos, pinainam ko ng banal lang isang buhay. Tapos, yung banal na tubig, nilagay ko sa bote, yun ang pinapadidi ko. O, yun ang pinakaano. Opo, kasi po, napilayan pala. Kaya nilagnat may pila eh. Opo. O ngayon, ano nangyari? Eh, yung kapatid kong dating back to class kasi hindi na po. Nakainom ng banal na langis, nakainom ng holy water. Medyo bumaba po yung lagnat niya, naging 39 na po. Naging 39? Opo. Tapos sabi ko, sabi ng nanay, ipatawas daw kasi. Ay, grabe. Sabi ko, wag na ipatawas. Oo. Panalalangis na po, ano pa ba yung tawas-tawas na yan? Sabi ko, Diyos-Diyosan lang yan eh. Oo. Oh, yun po. Tapos sabi ko, eh, nandyan yung tito mo, sabi mo. Kasi sa kanya lang hiyang yung paghihilot ng pinahilot mo. Yung pinahilot. Tapos po, gabi na, hindi ako natulog, binantayan ko yung bata. Anong ginamit? Panalalangis din po. Kasi yung kuya ko, ano po yun, back to Christ po. Oo, ngayon. Eh, yun po. Kung nahilot ng panalalangis, yun, doon na siya sa bahay. Tapos binabantayan ko siya kung ano, lagi ko tinitormented. 39 ang lagnat. Opo. Oo.
mula 40, opo, nung nakain mo ng banal na langis, naging 39. Hininot ng banal na langis, ano nangyari? Bumaba na po ng bumaba yung lagnat niya. Bumaba na. Opo, hanggang sa gumaling na siya. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Talaga, ang bihira ito. Sister Nena, masaya ka na ngayon. Opo, sayang masaya po. Kaya sabi ko, sasamba tayo, sabi ko, ipatotoo ko yan. Magpapatotoo ako ngayon. Opo. At nagpapatotoo ka na ngayon. Opo. Ikaw ba matagal ng back to Christ? Opo, 1999 po. 1999 pa, biro po, ilang taon na yun. Ang tagal na kaya, no? 18 taon na ngayon. Opo. Labing siya, malos. Opo, nabautismian ako ni Father Lahi doon sa Cuneta noong 2000. Sa Cuneta, Astrodome? Opo. Birthday niya yun eh, September. Talaga. September 14. Opo. Talagang pangkira. Sister Nena, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Bear, at lalong higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang Inong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Para sa mga gustong magkaroon at kumuha ng banal na langis ng buhay, maaaring magtungo sa mga sumusunod na sponsors. Brother Francisco Baroga, Number 451 Governor Recio Garcia Street, Bankers Village 2, Barangay 184, Caloocan City, sa Entrance Gate 4, tabi lamang ng North Caloocan Doctors Hospital. Maaaring tumawag sa numerong 0923-088-8913. Brother Tony Erpelo, Number 21 Sinai Street, Jordan Heights Subdivision, Barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City, sa numero 0975-537-3030. Brother Tony and Sister Linda Bising, sa number 151 Dalawan Street, Parada, Valenzuela City, sa numero 0936-289-3476. Nor Sagaray, Bulacan, Sister Andrea Cepada, number 0617, sa likod lamang ng Municipal Access Road ng North Sagaray, Bulacan, sa numero 0916-322-8607. Marikina City, Sister Mirna and Colleen Rodriguez, sa number Block 71, Ampalaya Street, Tumana, Marikina City, ang landmark kaliwa sa Angel's Burger, Creekside, sa numero 0909-269-7572. Ganoon din sa kanyang numero 0975-239-1811. Agutaya, Palawan, Brother Jerry and Sister Victoria Toyang Ledo, Sityo Mandit, Barangay Algeceras, Agutaya, Palawan. Ibahay, Aklan, Sister Esther Tenasas, Ondoy, Ibahay, Aklan, Red Gate, sa tapat ng Simbahan ng Katoliko, sa numero 0948-986-7829 at 0946-235-2195. Santa Ignacia, Tarlac, hanapin lamang si Sister Juana Rodriguez, Happy Valley 2, San Vicente, Santa Ignacia, Tarlac, sa numero 0916-786-3808. Brother Virgilio Esteban, Zone 5, Barangay San Juan, San Jose, Nueva Ecija, sa numero 0918-332-9396. Oriental Mindoro, Sister Mildred Orilla, Sitio Milagrosa, Palayan, Pinamalayan, Oriental Mindoro, sa numero 0910-947-8994. Para sa listahan ng mga sponsors, bisitahin lamang ang ating official Facebook page, Church of the Back to Christ, Royal Family in the 7th Millennium, Healing Crusade of Father Lahi. Sasama na kami sa iyo,
pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Nalaman namin na kami mapapahamak kapag wala ka sa aming buhay. Lalakad na kami sa landas mo, sa buong puso namin at kaluluwa. Kaya sasama na kami sa'yo, Jesucristo, na pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Nasayang namin ang mga araw sa aming buhay. Nasuway namin ang panawagan mo sa aming kaligtasan. Hindi kami lumakad sa landas mo tungo sa buhay. Ngunit pinagsisihan namin ngayon nang malaman namin ang labis mong pagmamahal. Sasama na kami sa'yo, Jesucristo, na pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Nalaman namin na kami mapapahamak kapag wala ka sa aming buhay. Lalakad na kami sa landas mo, sa buong puso namin at kaluluwa. Kaya sasama na kami sa'yo, Jesucristo, na pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Hindi namin alam na kailangan mo pa kami sa mga gawain mo. Wala kami kayamanan at kagandahan dito sa daigdig. Ngunit nangako ka na di mo kami iwan kapag susundin namin ang landas mo. Kaya sasama na kami sa'yo, Jesucristo, na aming Diyos ng mga Diyos. Sasama na kami sa'yo, Jesucristo, na pinaka dakilang Diyos ng mga Diyos. Nalaman namin na kami mapapahamak kapag wala ka sa aming buhay. Lalakad na kami sa landas mo, sa buong puso namin at kaluluwa. Kaya sasama na kami sa'yo,
Jesucristo na pinaka dakilang Diyos ng mga Diyos na pinaka dakilang Diyos ng mga Diyos. Kahirapan mo kapag manalig ka kay Jesucristo, ang karangalan mo ay sapagkat si Jesucristo ang walang kapantay na Diyos naman na Diyos. Muli, pag-ayaw mo sumundo sa kagustuhan niya, magsisisi ang ating kalimutan.
Mukhang makakaproblema na naman tayo. Ano po pangalan niyo? Bakit yung tinatakpan ang bibig? Anita. Anita, ano? Cruz. Cruz. Taga saan po mga Cruz? Sikyo, Paglitaw, Barangay Kalawis. Ano raw? Sikyo, Paglitaw, Barangay Kalawis. Sikyo, Paglitaw, Barangay Kalawit. Isan yun? Sa bundok po yun. Saan? Malayo. Sabi ko na, magkakaproblema tayo rito. Sikyo, Paglitaw, Barangay Kalawit. Sabi ko saan yun? Malayo. Doon, dahil iyon yung nakasasakop sa amin, yung Barangay Kalawis. Ano, ano? Yung nakasasakop sa amin, yung Barangay Kalawis. Ah, ang nakakasakop doon sa... Sikyo Paglitaw. Sikyo Paglitaw, Barangay Kalawis. Opo. Eh, saan niya ho yun? Yung Barangay Kalawis. Malay? Saan? Antipolo. Ah, Antipolo. Yun. Okay. Sister, ano ang pangalan niyo? Anita. Anita. Ano po ang masasabi niyo? Dahil po sa banal na langis ng buhay at sa power passport. Ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristo, makapangyarihan sa lahat. Bakit po? Dahil po sa banal na langis. Ano po ang nagawa ng banal na langis sa inyo? At ano po, ako'y nanggamot. Oy! Marami akong nagpapagamot sa akin. Abay, doktor pala ito! Hindi po. Ang sabi ko, hindi ako yung manggagamot. Opo. Tapos, sabi nila, kawaan mo naman yung mga anak ko, bata pa. Opo. No. Saan ang clinic ninyo? Ay, hindi, nanggagamot kayo eh. Ay, hindi. Sabi ko, nanggagamot yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Jesucristo makapangyarihan sa lahat. Banal na langis ang ginagamit. Banal na langis. Oo. Ginagamit. So nagpapagamot sila dahil alam nila back to Christ kayo. Oo. So sino yung mga ginagamot ninyo? Gumagaling sila. Gumagaling? Kahit anong sakit, gumagaling? Gumagaling. Talagang ang ginagamit ninyo, banal na langis. Banal na langis. Sabi ko, ako'y walang ibang gamot kung hindi ang banal na langis ng buhay. Kung kayo'y maniniwala, gagamutin ko. Oo. Ay, sabi kayo, nila, hindi kami magpapagamot kung wala kami tiwala. Ayan, oo. Sabi. Eh, siyempre, okay. Wala na silang pag-asa. Pagamot ng pagamot sa doktor, hindi naman nakagaling. Ay, ito ngayon, marami mga patotoo, gumagaling. Kaya kami naniniwala, sabi. Gumagaling nga sila. Ang hinga ng bata, pat tumataas na ilong at itong balikat niya. Ano? Tumataas ng ganun ang hinga niya. Merong bata na tumataas ang balikat pag humihinga. Opo. Ay hinihika yun. Hinihika, tapos grabe na ang sakit niya. Oo, ganun mo. Eh, sabi ko, ako may banal na langis ng buhay. Oo. Kalahati pang buti. Oo. Gusto mo ba gamutin ko ang anak mo? Sabi ko, gusto mo bang gumaling ang anak mo at gamutin ko kung ikay naniniwala sa banal na langis? Oo. Ano sabi? Ay, naniniwala kami diyan. O, ginamot mo? Ginamot ko naman siya. Ano nangyari sa bata na aking binasahan? Tumataas ng balika? Ay, aking pong binasahan ng power passport. Yan. Pagkatapos? Pagkatapos, pinainom ko ng banal na langis. Oh, sa takip. Ano nangyari? Pagka umaga, dadalahin sana nila yun sa doktor. Oh, pag kinabukasan na umaga, nung nakain mo ng banal na langis, gumaling na siya. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Talagang pambihira ito. Sister Dolores, ako po'y nagpapasalamat. Anita po. Anita. Ah. Kanina pala yung Anita. Dolores. Kayo, Anita. Anita. Sister Anita, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lai.
Lalo, pangalawa. Pangalawa, silver at at higit sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Jesucristo makapangyarihan sa lahat. Para sa mga gustong magkaroon at kumuha ng banal na langis ng buhay, maaaring magtungo sa mga sumusunod na sponsors. Brother Domingo and Sister Eden Daco, Barangay 1, Lambingan, Coron, Palawan. Ang kanilang numero 0916-581-9561. Oriental Mindoro, Brother Toto and Sister Sehing Palya, Pulosahi, Revelation, Pulosahi, Bungabong, Oriental Mindoro. Sa numero 0948-662-8650. Aguilar, Pangasinan, Brother Loreto and Sister Donna Lawak, sa number 43 Santa Filomena Street, Aguilar, Pangasinan, sa numero 0938-574-0578. Muntinlupa City, Brother Rinoco, 501 Pip Road, LNB Compound, Ilaya Alabang, Muntinlupa City, sa numero 0917-337-8275. Ganoon din matatagpuan sa Speedy Studio, nasa dating compound ng SSS Alabang, Muntinlupa, Muntinlupa City. Bacoor, Cavite, Brother Boy Kalinisan, 098 Panapaandos, Bacoor, Cavite, sa numero 0920-654-9262. Impanta, Quezon, Sister Conching Marquez, Malbar Street, Poblacion 38, Impanta, Quezon, sa kanyang numero 0918-613-4850. San Jose City, Brother Rosendo Dagdag, Brother Rosendo Dagdag, Santo Niño 3rd, Sonses, San Jose, Nueva Ecija. Gimba, Nueva Ecija, Brother Bien Suniga, number 116, Purok 1, Barangay San Roque, Gimba, Nueva Ecija, sa Back to Christ Chapel, sa numero 0977-185-2190. Lemery, Batangas, Brother Ading and Sister Magdalene Villalobos, Arumahan, Lemery, Batangas, sa numero 0918-531-0936. Gumaca, Quezon, Brother Lorenzo Forbes, Sitio Salvacion, Barangay Buen Suceso, Gumaca, Quezon, sa numero 0930-717-9619. Para sa listahan ng mga sponsors, bisitahin lamang ang ating official Facebook page, Church of the Back to Christ, Royal Family in the 7th Millennium, Healing Crusade of Father Lahi. Sampai
Ano po pangalan niyo? Dalisay po. Ha? Dalisay. Ano raw? Dalisay po. Dalisay? Kano ano kaya ito ni Cardo? Dalisay eh! Napatay na si Bruno eh. Dalisay ano? Bindanya po. Ha? Bindanya. Bindanya. Dalisay, Bindanya. Taga saan po kayo? Kalawis din po kami. Bundok taga po. Antipolo rin? Opo, sakop ng Antipolo. Sister Dalisay, ano pong masasabi ninyo? Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay El Delbert, at lalong higit po sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Sa akin pong apo. Na paano ang apo ninyo? Ano po siya? Nagtatay po siya. Susukatay po siya. Sukatay? Ilang taon na ito? Wala pa pong isang taon. Ako grabe, delikado yan. Nakakatakot yan pagka ganyang bata. Opo, bundok po yun. Oo, at lalo pat nasa bundok. Nagsusukat nagtatay. Delikado, pag naubusan ng tubig yan, patay yan. Naubusan na nga po siya. Oo. Eh, anong ginawa ninyo? Alimang araw na po siya, na ano. Eh, hindi ba niyo dinala sa doktor? Hindi po, kasi po na, galing din po ako sa bundok. Malayo ba kayo sa bayan? Malayo po, bundok po kami talaga, gubat. Oo. Pag nga po baha, hindi kayo makatawid. Eh, pero ano mangyayari dito? Mamamatay na lang. Opay, para na nga pong patay. Para nang patay yung bata? Na, baka na-dehydrate na. Po. So, anong ginawa ninyo? Nabalitaan ko lang po na tama-tama po na ako'y pababa na rin ng kalawis. Opo, nabalitaan nyo na? Tapos po, sabi nabalitaan nyo sa TV o sa radio? Hindi po, sa mga tao rin po galing doon sa paglitaw. Ano, ano? Galing din po doon sa paglitaw. Babagong litaw? Sa paglitaw po galing. Galing sa barangay paglitaw? Opo. Yung mga tao? Sabi po sa akin. Ah, nabalitaan ninyo yung bata na may sakit? Nasa baryo na po siya. Ako po'y bumababa na po ako ng ano ng baryo. Nasa Samiento na po yung baryo na yun eh. Oo. Sabi sa akin ng babae, naku, bilisan mo yung apo mo. Patay na talaga. Ay, grabe. Ang itsura, patay na. Limang araw na hindi nila binaba agad. Limang araw nagtatay, nagsusuka. Opo, tayo. Parang patay na. Bilisan mo yung apo mo. Apo mo pala. Apo po ko. Oo. Pagdating mo ng bahay, hindi pa po ako nakarating doon sa kanila. Ako po yung may power passport. Pagdating po doon sa daan, binasa ko po. Taka. Sandali na. So, hindi ka pa nakakarating ng bahay. Hindi ka pa nakakarating sa kanilang bahay. Opo. Binasa mo na yung power passport mo. Opo. Pagkatapos? Binasa ko po doon sa daan. Pagkatapos, ay hawak-hawak ko po. Habang naglalakad ka, binabasa mo? Opo, hindi po ako nahiya sa maraming tao nagdadaan. Pagkatapos? Pagdating ko po doon sa bahay. Eh, doon po sa kanila pinupuntahan. Sabi ko po, naku po, hindi, yung anak ko po, bunso eh, nakapupunta na rin po dito. Babae yun, hindi ang pangalan. Sabi ko, bakit eh, pinatagal mo ng ganyan? Sabi ko, di ba may banal na langis ka? Oo. Ay, oo, inay, pero, huwan. Ano, ano? Ako raw po, may banal na langis daw siya. Sabi ko, pinapanubo ng paggamit. Sabi niya, pinainim daw po niyan. Siguro po, hindi marunong masyado. Oo, ngayon? Ay, nagbabasa po ako. Pagdating ko po doon, ako po, lubog na po ang mata ng bata. Ako, grabe, mamamatay na talaga. O ngayon, anong ginawa mo? Hindi, pagdating ko po doon, binigyan ko po, binusan ko po ng banal na langis sa ulo. Tapos po, pinainom ko po. Mia-mia po. Hindi na rin po pala titi sa dumididiman. Oo. Mia-mia po, eh, mumulat po yung mata ng bata. Oo. Tapos po, eh, hinaplasan ko buong katawan niya. Sabi ko, sige, painamin mo anak. Didihin mo. Dumidi po siya. Tapos binilhan ko po ng isang tasang lugaw. Muntik na pong maubos. Palakpakang po. Opo. At buhay na Diyos ng mga Diyos. Hindi ba, babasahin muna yung power ID o power password. Nasa daan pa nga po ako. Sa daan pa lamang ibinasa na eh. ID na mo. Ay, hindi pala mo marunong yung nanay. Basta pinainom. Tapos po, dinaan pa po ng kabalae ko.
Ha? Dinaan pa po sa ospital diyan po sa ano. At dinala pa nung balay mo sa ospital. Pupunta po kami ng kunita noon, sabi ko, ikaw dumandan, sumama na kami kana sa amin. Siyempre po ay naniwala rin ako sa balay ko, mag-aaway. Dinala daw sa ospital. Pardon sa ospital. Ay, may banal na lang po akong kaunti. Sabi ko, anak, huwag mo yung ipa, kahit anong reseta ng doktor, magtiwala ka lang ito, ipainom mo lagi, haplasan mo. Awaran Diyos po, pagbalik, paggaling namin sa kunita noon. Magaling na po yung bata, anyhow na, hindi na po pinom ng gamot. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay. Salamat. Ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagsasalamat. Ako po nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi. Pangalawa. Pangalawa kay Elder Bear. At lalong higit sa lahat sa tunay at bugtong na buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Para po sa nangangailangan ng banal na langis ng buhay, ay maaring magtungo at tumawag sa mga sumusunod na mga autorisadong mga sponsors. Sa Baliwag, Bulacan, hanapin po si Brother Nato and Sister Maricel De Roca, Carmela Subdivision, lagpas ng Carpa Hospital sa Sabang, Baliwag, Bulacan, o kaya tumawag sa 0942-466-4900. Sa Paniki Tarlac, hanapin lang po si Sister Feliciana Lambino, Santa Rosa Street, Paniki Tarlac. Sa Pandibulacan po naman, hanapin po si Brother Crisanto Ramos, number 74, Malibo, Matanda, tapat po lamang ng Montessori Academy School of Malibo, o kaya tumawag sa 0977-152-2151. Diyan sa Pandi, Bulacan. Victoria Tarlac, Sister Linda Toquero, Santa Barbara, Victoria Tarlac. Sa Norsagaray, Bulacan, number 617, likod po lamang ng Municipal Access Road, at hanapin po si Sister Andrea Cepeda, diyan po sa Norsagaray, Bulacan. Sa Tarlac City po naman, hanapin lang po si Brother Bong and Sister Cora Liwanag, Block 3, Zamora Street, Tarlac City. Ganun din naman sa Barangay Burot, Tarlac City. At maaaring tumawag sa cellphone number 0921-611-0435. Montalban Rodriguez Rizal, Phase 2, Block 2, Lot 32, Green Grace Subdivision, Barangay San Isidro. At hanapin po lamang si Brother Elmer Del Castillo, diyan po sa Montalban Rodriguez Rizal. Sa Girona Tarlac, hanapin lang po si Brother Iking and BT Vitao, Purok 2, Padapada, Girona Tarlac. At maaring tumawag sa cellphone number 0950-575-1356. Teresa Rizal, Barangay Mag-iba, hanapin po lamang si Brother Jun Bacon, at tumawag po sa 0948-925-4381. Diyan po naman sa Bagumbayan, Pililia Rizal, tumawag po kay Sister Marjorie Matienzo sa 0921-176-8114, Manila East Road, Barangay Bagumbayan, Pililia Rizal. At sa Calapan City, Oriental Mindoro, hanapin lang po si Sister Tina Mendez at si Brother Fidel Mendez, Sityo Looban, Bayanan 2, Calapan City. At maaaring tumawag sa cellphone number 0929-480-0038. Sa Calapan City ulit, hanapin lang po si Sister Rosie Mendoza Chua, Nakoko, Calapan City, Oriental Mindoro, likod ng DBP Bank. At maaari pong tumawag sa cellphone number 0930-504-9121. Sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, hanapin lang po si Sister Mildred Aurelia, Sityo Milagrosa Palayan, Pinamalayan, Oriental Mindoro. At maaaring tumawag sa cellphone number 0910-947-8994.
at dito sa parting Mamburao, Occidental Mindoro. Hanapin lang po si Brother Pros and Sister Karina Enriquez, Barangay Tangkalan, Mamburao, Occidental Mindoro. Sablayan, Occidental Mindoro. Hanapin lang po si Brother Felix and Bobby Vergara, Sigaras, Sablayan, Occidental Mindoro. At para po sa mga kumpletong listahan ng mga sponsors, pumunta lamang sa official Facebook page Church of the Back to Christ Royal Family in the 7th Millennium Healing Crusade of Father Lahi. Maraming salamat po. Si Jesucristo sa kanya sasama na ako, lalakad din ako sa kanyang trono. Walang mga kahirapan at mga kalungkutan, pagkat si Jesucristo ang tangiligan. Buhay na si Kristo.
Sabi ng pangalawang Korinto 3:3, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kung hindi isinulat ng Espiritu ng Diyos, Diyos na buhay, at hindi isinulat sa mga tapyas na mga bato, kung hindi sa puso ng mga tao. Ano ba ang tinutukoy ng talatang ito ng banal na kasulatan na ating binasa? Ano ba yung sulat? Sinulatan nga ba tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos? Opo. Pagkat yaon pong sulat na tinutukoy dito ay banal na kasulatan. Ito ang ebanghelyo at magandang balita. At ano ba ito? Ito po ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na isinulat niya sa mga tao. Ang tanong, binabasa ba ninyo ang sulat ng Diyos ng mga Diyos? Pag-usapan po natin ito. Sulat pala ito ng Diyos sa atin eh. Eh bakit hindi natin binabasa? Hindi ba pag ikaw ay dalaga o kaya binata, may sulat sa iyo yung minamahal mo? Oh. Pag nakatanggap ka lang ng sulat galing sa lab mo, na nasa malayong lugar, di ba maya't maya binabasa mo yun? Dahil minamahal mo yung nagpadala ng sulat. Gigising ka nga sa gabi kung magkamisan eh. Tapos bubuklatin mo yung sulat, babasahin mo eh. Totoo hindi totoo, sulat yun ng minamahal mo. Eh pero paano kaya yung sulat sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos? Yung sulat ng mahal mo sa buhay, eh binabasa mo dahil sabi mo mahal mo. Eh pero sino man nagsasabi na hindi niya mahal ang Diyos? Lahat tayo ay nagsasabing minamahal natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Eh ba't hindi mo binabasa yung ganyang sulat? Halos lahat ng tao ay mayroong Biblia sa bahay. Eh pero karamihan eh, kasama ng mga pangkaraniwang mga babasahin, mga magazine, at nadadagaan pa ito sa kailaliman. Kaya nga inutusan ni Father Lahi, si Elder Bear, kung matatandaan po ninyo, lahat ng mga sinasabi namin sa radyo ay pinapasulat niya kay Elder Bear. At inulunsad namin ang aklat ng alaala para niya hindi na sila makapangatwiran. Sasabihin nilang hindi nila maintindihan ang Biblia kaya ayaw nila magbasa. Eto, kung ano yung pinapaliwanag natin sa radyo, isinulat na namin sa isang aklat na napakadaling intindihin. Basahin mo lamang na isang pasada, hindi mo na kailangan mag-isip, intindidong intindi mo na. Ang tanong, may nagbabasa ba? Eh katulad din yan ng Biblia eh. Ay pero, kung ano yung pagpapabaya na ginagawa doon sa Biblia, na punong-puno na ng alikabok, hindi man lamang nabubuklat, ganyan din ang ginagawa natin sa ating aklat ng alaala. Tatandaan po ninyo, importante yung pagbabasa. Bakit importante yung pagbabasa? Pagka tayo mga back to Christ, antimano ay sinanay ni Father Lahi sa materialis na ibinibigay sa ating dapat nating basahin. Katulad ng Power ID, katulad ng Power Password. Pag yan, basta nakakapit lang sa dingding mo. Pag yan, basta nakakapit lamang sa pintuan mo. Pag yan, basta nakakwintas lamang sa leeg mo at hindi mo binabasa, walang bisa yan. Bakit? Sapagkat si Father Lahi ang mismong may sabi, ang bisa niyan ay naroon sa basa. Pag hindi mo binasa yan, ang mangyayari, para lamang yung pangkaraniwang karton, para lamang yung pangkaraniwang magazine, para lamang yung pangkaraniwang papel. Walang power, dahil ang nagbibigay ng power ay yung pagbasa. Ganyan din pati Biblia, ganyan din pati aklat ng alaala. Ang nagbibigay ng power ay doon sa pagbasa. Tatandaan po ninyong tayong mga back to Christ ay nakilala sa pamamagitan ng mga patotoo. Ang aklat ng alaala at ang Biblia ay nagtataglay ng napakarami at mga magagandang patotoo. Ibig sabihin, napaka-importante at napakahalaga ang patotoo sa buhay ng back to Christ, lalong-lalo na doon sa mga taong babago pa lamang dumudungaw
upang makilala ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, nagtatangka pa lamang upang makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang nag-aanyaya sa kanila palagi ay ang mga magagandang mga patotoo. Hindi ba? Ano bang pagkakaiba niyan doon sa si Sarah na asawa ni Abraham ay 90 anyos na, menopause na, hindi na nireregla. Eh, pero nagbuntis at nanganak pa ng isang sanggol. Kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, si David na isang maliit na batang pastol lamang, pero pinatay ang higanting si Goliath dahil sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sina Sadrak, Mesak at Abednego na ipinasok sa nag-aapoy na pugon, pero hindi nasunog dahil sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, napakarami mga patotoo sa banal na kasulatan na hindi po natin makakalimutan. Napakarami mga patotoong nangyari na sa mga kasapi ng Back to Christ na napapakinggan po natin hanggang ngayon. Pero ang tanong, pagka narinig ba niyo sa radyo, natatandaan niyo pa? tinatanong ko kayo, pag narinig ba ninyo sa radyo, natatandaan niyo pa? Hindi ah, matatandaan lamang ninyo yung pagka nabasa ninyo. Kaya nga mayroong aklat ng alaala. Kung kinakailangan basahin niyo yung Biblia, basahin din niyo aklat ng alaala para mas madali ninyong maintindihan. Di ba, katulad na katulad din yan ng ginagawa natin dito sa Back to Christ ngayon. Simula nung mag-umpisa tayo, limo-limo na nagpapatotoo. At sana'y sa pamamagitan na mga patotoong ito na nangyayari sa marami sa atin, ay mabasa nila at makita sa kanilang dalawang mata ang tunay na kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sinusulat po natin ito. Bukod sa sinasabi natin dito, isinisigaw natin dito, sinusulat pa natin sa libro, aklat ng alaala, upang huwag ninyong makaligtaan ang kapangyarihan ng tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa talatang binasa po natin ay maliwanag ang mensahe. Pangalawang Korinto 3:3, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Hindi isinulat sa pamamagitan ng tinta, kung hindi ng Espiritu ng Diyos ng mga Diyos. Hindi sa tapyas ng bato, kung hindi isinulat sa ating mga puso. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagkapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan, at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan, nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa, sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan
na ikaw ang aming pinakamagkapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat. Katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan. Upang wakasan, tunawin, durugin at pugsain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen.
ako'y